Okay guys, so continue pa rin tayo dito sa Ultimate Strength Design. So, ganun pa rin, no? So, yung unang naipakita ko is Method 1 pa lang. So, next kong ipapakita is paano naman yung Method 2, no? So, sa Method 1, that is using resisting internal couple moment based on figure. So, bali, kaya nating mag-design ng beam gamit lang yung figure. Okay? Ganun yun. So, this time is Method 2. Dito na lang. So, this is Method 2. Okay. So, yung gagamitin natin, or this is called as by steel ratio method. Ayan, by steel ratio method. So, yung ginagawa natin dito is yung formula na gagamitin natin is yung steel ratio method, no? Bali, in terms, steel ratio is yung raw. Ayan, no? So, gagamit tayo ng raw sa calculation natin. So, kaya meron tayong formula na ganito. It is FC prime BD squared W 1 minus 0.59 of the W. Okay? Okay. So, yung W dyan, okay, yung W dyan, yan, that is called as the tension reinforcement index. Okay? Or in formula, that is just yung steel ratio times yung Fy divided by the Fc prime. Okay. So, once makuha mo na yung ganito, so, pwede mo na din makuha yung steel area, that is steel ratio times beam width times the effective depth. So, pwede mo na siyang compute din. Okay? Pero kailangan mong i-check muna yung steel ratio. Okay? Kailangan natin i-check yung steel ratio na dapat. Less than siya or equal nung minimum. Dapat yung greater than or equal siya nung minimum. Pero dapat yung steel ratio din must be less than or equal nung maximum. Parang ganito. So, ito yung kailangan nating i-comply. So, paano naman yan? Okay? So, yung minimum steel ratio is just equal to 1.4 all over the 1.4 all over Fy and 1/4 of square root nung Fc prime all over Fy, whichever is using ko lang, ha? Bigger value of this one, no? Yun yung minimum. So, kung sino yung pinakamalaking value sa kanila, yun yung pipiliin mo. Okay? And yung maximum, parang ganito yan, nasa NCP. Dito.
Kaso dito yung nilagay, yung statement ng NCP is based on minimum minimum still minimum ES, no, pleural reinforcement, minimum area of pleural reinforcement. So tatanggalin lang muna natin ta, no. So ito yung minimum niya, tsaka ito, no? So greater, kung sino daw yung pinakamalaki sa 0.25 square root ng FC prime over FY and 1.4 ng FY. Okay, so yung rho max naman is, that is 0.75 nung rho balance. Okay, 0.75 nung rho balance, where yung rho balance is equal to, ano yung formula ng rho balance? We will have 0.85 nung FC prime all over FY, okay, times yung beta 1 nung 600 all over 600 plus the FY. Okay, take note pala ha, yung 0.75 nung 0.75 nung rho balance is applicable lang to for 2001 NCP code and below, 2000 NCP code and below. Okay, so ganito tayo kino-control ng ECI code or yung NCP code, no? Kino-control nila tayo by using yung rho max natin na 0.75 ng rho balance, kasi delikado na din kung balance design din yung, diba? Balance design yung pag-design mo ng beam, delikado yun, no? Kasi pag sinabi nating balance design, sabay, diba? Halos simultaneous yung pag-field ng concrete tsaka field, tsaka steel, no? So ganun yung sa 2000 and below na code, no? Dito tayo nililimit. Pero ngayon sa 2010 tsaka 2015, iba, no? Iba yung pagka-limit nila. So dito nila binibase sa strain, no? So dito na nila binibase yan, no? By limiting us in strain of 0.005. Okay? So dyan nila tayo ngayon ni limit. So anyway, take lang natin yan sa next na mga videos. So I think na nakuha nyo na, no? So that is for 2001, ha? 2001. Eh ano yun sa 2010, sir? No? So sa 2010, iba na yung way nila, no? Sa 2010, so sa 2010, okay, sa 2010, iba na yung way niya, no? Pakita ko na lang, no? So sa 2010 or 2015 code, ito yung pinapagamit na sa atin, no? Yung 0.04, pero sinabi niya at least, ha? At least, okay, at least klaro yan. Sige, so yung gusto niyo ipagamit ngayon for Cmax is 3/7 nung depth, or yung ratio nung CD is 3/7. Okay, so yung ratio na yan is makukuha mo yan by strain nung concrete all over yung strain nung concrete plus nung steel, no? So bali dito meron tayong CD, so we have 0.003, di ba? Then sa kong 0.003 plus 0.004, di ba? Or that is equal to 3/7 nung CD. Iba din yung 0.005, no? Ginagamit natin yun for determining if transition control, transition zone, tension control, or compression control.
Pero dito sa Cmax is ito yung gagamitin natin. Okay? So at least klaro ako ha kung saan na tayo ha. Okay. So yun, no? Kung gusto mong hanapin yung ano nito, so pwede mo nang gamitin din yung formula kasi meron ka ng value ng C, no? So, ibig sabihin, kung max yung gagamitin mo dito, makukompute mo yung A max, okay? Then, balik ka dun sa CC equals tension where 0.85 nung FC prime, di ba? FC prime BA hindi ka lang AB di ba yung ito baka nawala na kayo eh na. Yung dito ay gemma ito equal nito na? Parang ito yan so balik ka na dyan na formula AB equals ES FY so ma-solve mo na yung value nung ES gamit yung formula na to okay so yun na, no? So, yun lang yung kaibahan nung formula na to. Pero anyway, kasi may anon pa dito. Meron tayong section factor na yan, no? So, yung section factor na yan, unpage na lang ako. Yung beta 1, section factor, so, given yan sa NACP code. Na? Anyway, yung formula niya is, pakita ko na lang din. For 2001, okay. So, for 2001 NACP code, so, beta 1 is just equal to 0.85 if yung FC prime is less than or equal 30 megapascal. Okay? Klaro ha? And this is equal to bigger value of na pili ka lang between 0.85 minus 0.05 ayusin ko lang 0.05 all over 7 nung FC prime minus 30 and 0.65 if yung FC prime ngayon is greater than 30 megapascal. Okay, pag 2010 naman or 2015 NACP code, magbabago din yung value, no? 0.85 if yung FC prime is less than or equal 28 megapascal and this is bigger value of ganun pa rin no 0. Using ko lang 85 minus 0.05 over 7 FC prime minus 28 okay and 0.65 if yung FC prime is greater than 28 megapascal. Actually, mas detailed pa talaga yung sinabi sa NACP ko. No? Meron pa tayong 55 megapascal. Pero para mas madaling tandaan, ganito na lang yung rule. No? Pero kung titignan natin yung NACP, ito yan. No? Ayan. Sa NACP 2015, 422.2.2.4.3, ito yung mga values ng section's strength factor. Okay? So, values ng beta 1 for equivalent rectangular concrete stress distribution. So, pag in between siya ng 17 at 28, yung gagamitin mo ay 0.85. Pag greater than siya ng 28 but less than 55,
Ha? Ito naman yung gagamitin mo. I think na mali lang to, no? I think may minus pa to. Dapat ano tayo? Dapat 0.85 minus 0.05. I think dyan yung error, no? Kaya siguro mag second printing yung NCP. Hindi ko alam, no? Hindi ko alam. Pero I think may erroneous yan, eh. Typo ata yan. So, pag greater than siya or equal nung 55, so 0.65 naman yung gagamitin mo. Okay? Pero sa, kung babalikan natin yung old pa na NCP code, mas older than 2001, yung formula niya is for beta, is ganun pa rin, no? Pero yung dito na part, yung ito, 0.85 minus 0.008 ng FC prime minus 28. Take note, yung 0.05 over 7 na yan is approximately, kung kukumputin mo yan, 0.05 divided by 7, that is 1 over 140. Or that is approximately 0.00714. So yun, no? Medyo kunting diferensya lang sa decimal. Kaya crucial yung mga decimal dito sa ano natin, na? So anyway, okay, no? Baka magtanong ka kung, sir, saan galing yung mga formula na yan, no? No? Saan galing yan, no? Actually, hindi ko din alam, no? Pero si ECI lang yung makakasagot dyan, no? So, actually, that is based pa rin dun sa experiment. Kung titignan natin yung mga experiment ng mga matatalinong tao na to. Ito, no? So, ito yung beta parameter natin, no? With respect to compressive strength, yung FC prime. Ha? So, ito yung mga genius na yan, okay? Then, yung red line na yan, yan yung inadapt ng ECI 318. So, kung babasihan natin yung 2001, so, probably nag-limit siya dito, no? Diba? Sa 2001 kasi yung limit niya, ibahin ko na lang. Okay, kaya pa. So, kung considering natin yung 2001 na NCP, kasi yung siguro in-assume niya dito na around 30 yan, kaya gumamit siya ng FC prime less than, dito in-assume niya na 0.85. kaya pag FC prime is less than or equal, di ba? Tama, less than or equal 30, yung gagamitin mong beta is 0.85 kasi andito ka na range. Okay? Pag dito ka naman, so in-assume ni ECI, kasi ito 0.65 din, makikita mo yan. So, pag ipoproject mo yan dito, approximately 0.65 daw yan, ha? So, 0.65. So, in-assume naman niya dito na that is equivalent to yan. Kung gagamitin natin yung 30 na reference, so, we will be in-assume niya that is 58. So, yun yung assumption ng ano. So, kaya kung ano ka, if if greater than ka ng 30 megapascals, so pili ka lang, no? Either mag-fall ka dito, kasi kung kukunin mo yung equation ng line na to, so that would be 0.85 minus 0.05 all over 7 nung FC prime minus 30. So, yan yung magiging equation niya. Dito naman is 0.85. Then, dito naman na line is 0.65. So, pipili ka lang, no? So, pili ka lang dito. Sa dalawa, no? Kung greater than siya. Hindi, makikita mo sa figure na to. Kung 2010 naman,
or 2015, bigyan lang natin, no? 2010 or 2015 na NSAP code. Bakit ganun yung formula niya? Is probably dahil din sa itong figure na to, no? So kung titignan natin yan, inassume nung di ba, take note, sa 2010 inassume niya na ando daw yan mag-act at 28, no? Provided pa rin na 0.85, dito pa rin 0.65. So, if yung FC prime mo daw is less than or equal 28, so, gagamitin mo for beta is 0.85 yung dito. Which is, this is 0.85, di ba? So, kung dito naman, na, in-assume ng code is, it's approximately, let's say, 56. Na? 56 kung, so, kaya yung dito niya for beta is 0.85 minus 0.05 all over 7 nung FC prime minus 28. And dito naman na side is yung beta is 0.65. Para mas madaling tandaan, so if yung FC prime mo is greater than 28 megapascal, pili ka na lang kung sino yung pinakamalaking value dyan. Na? Kung titignan mo din yan sa code, yung sa code natin is 55 na. Tsaka 28. Pero kung isasolve natin yan gamit yung equation na to, so 56 yung nakuha ko na. Pero kaya parang ano, parang tawag dyan, may sense yung mga value na yan, na may mga sense. Okay. So 17 siguro mas lower pa siya ng 20. Hindi ko na alam kung paano kinuha yan, na. Pero ito is kaya ko pang yan na yan makuha, na? So, iting klaro kung saan galing yung mga beta na yan, na? So far, ito lang yung method 2. So, gagamit lang tayo ng mga equation na to. Okay? So, next is yung method 3 where mag-involve na tayo ng coefficient of resistance. Okay? Thank you and see you.